So etong bahaging to ng bundok ay kasalukuyang pinapatag. Medyo malapit na po ito dun sa unang SLEX at ilang kilometro na lang ay matatapos na rin etong pag-clear sa madadaanan netong expressway. Ito po yung bahagi ng National Highway na dumadaan dito sa Chaong Quezon. At dito sa ibabaw makikita po natin etong bahagi SLEX na tumatawid dito sa highway. Ayon sa mga nabasa kong balita, maliban dito sa Toll Road 4, ay meron din gagawing Toll Road 5 naman na magkokonekta o mag-extend dito sa SLEX hanggang sa marating yung Matnog-Sorsogon. Mga kasayak TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakarang araw, pinuntahan po natin ang mga nagagandahang atraksyon na matatagpuan sa Bicol Region. Pinuntahan din po natin ang napakagandang kalsada na ginagawa sa kabundukan sa boundary ng Albay at saka Sorsogon. Grabe, talaga namang napahanga tayo sa ating mga nakitang tanawin at sa mga naglalakiang proyekto na ginagawa dito. Ngayong araw naman ay nag-travel po tayo ng halos 200 kilometro mula Bicol papunta dito sa bahaging ito ng Quezon Province kung saan makikita itong napakagandang diversion road. Makikita din po dito itong underpass na ayon sa mga napagtanungan natin ay isa daw sa mga unang underpass na ginawa sa labas ng Metro Manila. Ay kukumustahin po natin at aalamin ang mga pinakahuling kaganapan sa ginagawang bagong expressway na mag-uugnay sa dulong bahagi ng Metro Manila at papunta dito sa bahaging ito ng Quezon. Ito po yung ginagawang South Luzon Expressway, Toll Road 4, kung saan mas mapapabilis yung pagbiyahe ng mga motorista na manggagaling ng Metro Manila pababa dito sa Southern Luzon. Kalsadang ating dinadaanan ngayon ay ito po yung access road papasok sa Lucena City Port. So mapapansin nyo na walang gaanong traffic kasi nga yung concentration ng traffic ay dun banda sa may Manila South Road at sa isa pang diversion road. So etong kalsadang to ay yung mga dumadaan lang po dito ay yung mga papunta sa Lucena City Port. Doon sa Lucena City Diversion Road ay narating po natin etong Dalahican Ferry Terminal o etong Lucena City Port kung saan sumasakay yung mga kababayan nating tumatawid sa ibang bahagi na sakop netong South Luzon. Yun po yung mga probinsya ng Marinduque, Romblon at saka Masbate. So dito sa side na to makikita po natin yung mga nakadaong na barko na naghihintay sa mga pasahero na tatawid papunta sa probinsya ng Marinduque at saka Romblon. Pansin nyo, yung mga naglalakihang proyekto na kasalukuyang ginagawa dito sa Luzon, ay yun yung mga proyektong nandito na sa labas ng Metro Manila. Yung Metro Manila kasi, halos puno na ng mga establishmento, kaya yung mga negosyante o yung mga nag-expand ng negosyo ay dito sa labas na ng Metro Manila yung kanilang target. Tulad na lamang dito sa mga lungsod na sakop ng Quezon, Laguna. Kaya yung mga expressway naman ay ine-expand o ine-extend nila yung kanilang coverage papunta dito sa mga nabanggit nating probinsya. Dito sa probinsya ng Quezon, mapapansin po natin ang samut-saring bypass road na nadadaanan na ng mga motorista. Bawat bayan at lungsod na nandito ay may kanya-kanyang bypass road tulad na lamang na itong dadaanan natin. Ayan,
Ito po yung Sariaya Bypass Road. Dito sa kabila yung Sariaya Town Proper at dito naman yung Lucena City. So etong kalsadang to ay ito po yung Quezon Eco Tourism Road. Yan, mapapansin po natin na maluwag yung daloy ng trapiko dito dahil sa lapad ng kalsada at sa ganda ng kondisyon nito. Kikita nyo naman. Bagamat wala pang expressway na madadaanan papunta dito sa bahaging ito ng Quezon dahil naman sa mga bagong bypass road na tulad na lamang nito, kaya ramdam na po natin yung mas mabilis na biyahe kumpara dati nung wala pa yung mga ganito. Kasi dati nung wala pang ibang alternatibong ruta na madadaanan ay nagkukumpulan o nagsisiksikan yung mga sasakyan dun sa may National Highway. Naman po tayo sa Candelaria Bypass Road at napahinto po muna tayo dito kasi napansin po natin etong mga naka-install na rolling guard rails. Yan o. So mula dun sa entrada netong probinsya ng Quezon ay mapapansin na po natin etong mga ganitong guard rails. Medyo kakaiba po itong guardrail kasi nga naiikot itong parteng to. Kaya tinawag po itong rolling guardrails. So yung mga sasakyang babangga dito ay hindi siya mag-stack sa part kung saan siya bumangga, kundi magre-redirect po yung sasakyan para ma-less yung damage dito sa mga guardrails at sa sasakyang babangga dito. Lucena City, Quezon ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng ginagawang SLEX kung saan makikita po natin ang pinakadulo netong tinatambakang kalsada. So ito po yung bahagi ng National Highway na dumadaan dito sa Chaong, Quezon, at dito sa ibabaw makikita po natin etong bahagi SLEX na tumatawid dito sa highway. Ayan. So dito sa kabila makikita po natin yung dulo sa ngayon na itong ginagawang SLEX. Mula dito sa Chaong papunta sa Lucena ay identified na daw yung mga lugar na madadaanan nitong expressway. Pero sa ngayon hanggang dito lang muna itong makikita nating development dito sa ginagawang expressway. Panawagan ko lang po sa lahat ng tricycle drivers natin dyan na maging maingat po tayo sa pagmamaneho. Yung mga tricycle driver na dumadaan sa mga 4 lanes ay dito dapat dumaan sa outer lane para maiwasang mahagip o mabangga ng mga sasakyang may mabibilis na takbo. Dahil nga sa National Highway yung ginadaanan natin at karamihan sa mga nakakasabay natin ay yun yung mga malalaking truck na may limitadong paningin o marami yung blind spot. Tapos ang halos 2 oras sa travel mula sa Lucena City, Quezon ay narating na rin po natin etong Alaminos City. So nandito po tayo sa Alaminos City Bypass Road na kung saan ito yung pinakamadaling access road papunta sa magkabilang dulo netong Alaminos City. Ayan, so dito sa gilid netong bypass road makikita naman po natin nang malapitan yung kahabaan netong ginagawang South Luzon Expressway Toll Road 4.
Pero tanaw po natin, yung mga heavy-gat na mga equipments na ginagamit para nga sa pagtatambak at sa pagpapatag dito sa bahaging ito ng Alaminos. Makikita po kasi natin na mula dito ay rough road pa o lupa pa itong bahaging ito ng kalsada. So hindi pa po nasa semento ang malaking bahagi nito, at nakikita po natin na yung mga sementadong parte nito ay yun yung mga parte na nasa ibabaw ng aktibong kalsada. So mula dito ay babaybayin po natin itong bypass road hanggang sa marating natin yung bahagi na itong SLEX na sementado na. Sa boundary na itong Santo Tomas, Batangas at Alaminos, Laguna. Dito makikita po natin itong bahaging ito ng bundok na kung saan pinapatag, at sa unahan po nito makikita po natin ang natambakan ng bahagi na itong SLEX. Ayan. So itong bahaging to ng bundok ay kasalukuyang pinapatag. Ayan. Medyo malapit na po ito dun sa unang SLEX at ilang kilometro na lang ay matatapos na rin itong pag-clear sa madadaanan na itong expressway. Ayan, so itong South Luzon Expressway Toll Road 4 ay may haba po itong abot sa mahigit 66 kilometers. Mula po yan dito sa Santo Tomas, Batangas at hanggang dun sa may Tayabas, Quezon at Lucena City, Quezon. Target na makumpleto itong proyekto bago pa man matapos itong taong 2023. At pag natapos itong ginagawang expressway ay inaasahang aabot sa mahigit 13 billion pesos yung magagastos dito. Itong SLEX Toll Road 4 ay madadaanan po nito yung mga lungsod at bayan na nandito sa Batangas, Laguna at saka Quezon. Partikular na sa mga lugar ng Santo Tomas, Macban, San Pablo, Siaong, Candelaria, Tayabas at Mayaw. Yun. So yun po yung mga area na madadaanan na itong SLEX mula Santo Tomas, Batangas, pababa dito sa Lucena City, Quezon. So ayon sa mga nabasa kong balita, maliban dito sa Toll Road 4, ay meron din gagawing Toll Road 5 naman na magkokonekta o mag-extend dito sa SLEX hanggang sa marating yung Matnog, Sorsogon. Grabe, ngayon pa lang ay na-imagine ko na napakalaking tulong na itong expressway, lalong-lalo na yung mga kababayan natin magtra-travel o nagta-travel mula Manila pababa ng Mindanao. Imagine, hindi na tayo dadaan sa mga matatraffic na lugar dahil nga sa ganitong mga infrastruktura.